ano po ba yung mga top 3 minor accidents na nangyayari talaga sa bahay? Opo. Usually, ma'am, lalo na pag sa mga bata, yung mga burns, yung mga napapaso po. Meron din po tayo yung choking kasi yung mga baby, dampot, susubo po kaagad. And then, yung mga, yun nga po yung nabanggit ni Ma'am Kay na yung sugat. Yung mga, okay. Pasok sa top 3. So, ang ganda. Top 3 tayo. Ano yung mga dapat natin gawin? Unahin na natin yung, halimbawa, nabilaukan. Yung pag-infant, yung 1-year-old below, ang carry natin sa baby is tawag yung football hold. Nakaganyan po. Yes. Nakasupport yung baby, nakahawak tayo dito. And then, magbibigay tayo ng 5 back blows sa likod between the shoulder blades. And then, check natin kung lumabas na po ba yung nakabara. Pag wala pa po, next, transfer. Then, chest sa chest naman. Okay, okay. Tapos yun po, pag 5 beses sa gitna ng dibdib ng bata, along sa nipple line ng baby. Parang okay, yan yes. Ano gagawin? And then, five times po. Ganyan. Three fingers. Apo. Three fingers lang dapat. Okay. Ganyan po. And then, check natin kung lumabas uli. If not, gano'n lang po. Transfer lang po. And then, eventually, lalabas po yan. Tsaka dapat kailang kalmado, no? Apo. Kasi mahirap yung, Di pareho kayo, diba? Medyo, ano kayo, diba? Paano pa pag toddler? Kalmado. Pag toddler po, gano'n din po. Same lang din po sa adult. Ang mag-a-adjust lang tayo kasi ba, maliit lang po, luluhod po tayo sa likod. Ide-demo ko na lang po yung sa, halimbawa sa adult, same lang po. Nung okay. Sige. Kung adult sa VR, okay. Aray ko, teka lang. Ito na. Teka mo, katulog naman to. Malaking bata nito. Malaking bata, di ba? Malaking bulas. Okay po, kasi po ang ano, meron tayong mild choking, tsaka meron tayong severe. Usually, ang mild, ang makikita nyo, universal sign of choking, ang biktima usually nakahawak sa leeg. Okay? Mild pa lang yung nakahawak na sa liig. Mild po, usually ang biktima natin nakakapagsalita pa siya or may sound pa lumalabas sa bibig. Pag ganun po, i-encourage lang natin siyang umubo. Umubo lang po. Ano? Ma'am, ubo lang po kayo? Apo, iubo niyo lang po. Pwede pa yan, may sound pa. Iubo mo. Iubo mo. May sound pa. Ba't parang pa-zombie ka na? Kapag naging severe na, position na po kayo sa likod ng biktima. Sa gitna. Laki ko, di ba? Yung paa na sa gitna. Yung paa niya nasa gitna ng legs para if ever na mawalan siya ng malay, masasalo niyo. Good luck sa'yo. Tapos po, apo, gamit ang ring finger niyo, kapain si pusod. Ma'am, kapain ka lang po yung pusod niyo. 2 finger breath sa ibabaw. Then yung isang kamay. Ganun pala yun. Ano? Iganyan. Saan? Ilagay sa ibabaw. Okay. Isa pa? Ganito po. Kayo nga. Ganito po, and then, ibabaw. Then, ito ngayon, support dito. Gagawin natin para abdominal thrust or also known as Heimlich maneuver po. So, gagawin natin inverted J na pa-scoop 5 times. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then, iti-check natin kung may lumabas na po ba. Naramdaman mo? Wala pa rin. Dini-inidjulina na parang nasuka siya. Nasuka po ako. So, ganun lang po yan, ma'am. Yes, thank you so much. Ang galing. Ay, palapakan natin. Napaka-importante yung kaalaman yun. O, ito, pag nasugatan naman yung anak, yun ang madalas na nangyayari talaga. Apo, usually pag sakat po, halimbawa, may sugat siya sa kamay, ano lang natin siya sa running water. Linisan natin ng running water. Tapos, and then, lagyan natin ng povidone iodine. Okay? Halimbawa, yun pong palinis natin, lagyan ng ano, then, lagay tayo ng gasa. Pag halimbawa, wala tayong gasa available, pwede yung clean cloth. And then, yun po, iti-tape na natin po siya. Apo. Pag burn, yan napaso. Paso po. Toothpaste ba yan? Totoo ba yun? Totoo ba yung toothpaste? Kasi naging kasanayan na ng lahat. Correct. Yung old practice po natin, nilalagyan ng toothpaste kasi merong cooling effect. Mm-hmm. Pero, kasi yung toothpaste, may mga ibang chemicals din po yan. So, magiging eventually harmful din po sa ating sa sugat po or sa burn. Halimbawa po, yung first degree burn lang po, yung pinakahalimbawa nabalian ng maliit lang po, i-ano natin sa running water 10 to 15 minutes para mag-cool down. And apo, ma'am. And then after noon, pwede na natin lagyan ng burn ointment po. Kung walang burn ointment, bigla. Home remedy, meron ba tayong ganun? Pwede ba 'yon? Yung ano po, home remedy, pwede pong honey. Social ba 'yon? Kung wala. Walang honey. Pwede pong wag na magpapasok kung wala naman. So paano kung wala honey?
Kamatis daw po, pwede ba yun? Ang kamatis baka po kasi, ano lang din po yan, malamig lang din po. Cooling effect cooling lang po effect lang po talaga siya. Ang pwede po is aloe vera. Hindi, pero actually, sorry ah, kailangan ko lang brought up to. Ang aloe vera, maraming ano yan ah, maraming pwede. Gamot, kaya yes. Kahit yung sa pot lang, di ba, lahat tayo kailangan tayo. Pwede yan sa dandruff, so, ang daming pwede, ano yan. Magtanim sila. So, sa ating mga mamsis, sundin nyo yan ha. Magtanim na kayo ngayon ng kuan. Ano yan? Aloe vera. Ngayon naman, tuturuan tayo ni Miss Catherine kung paano mag-assemble ng first aid kit. Kasi talagang important ito. Okay po. Bali po, kung halimbawa sa bahay, maganda po, meron tayong alcohol. Okay, yung alcohol, hindi na siya advisable panlinis ng sugat. Kasi nagkakaroon din ng pain and then drying effect. Pero you can use this, halimbawa, kung wala ka talagang gloves sa bahay or hindi ka makapag-improvise ng plastic, kasi kailangan natin may barrier tayo kasi para hindi ma-infect yung sugat. Pwede tayo, kung worst comes to worst, mag-wash ng hands, then mag-alcohol. Then after mag-treat, wash lang hands ulit, then alcohol po. Okay. Then, importante rin po, may cotton balls tayo. Then, meron tayong sterile gloves. And then, ito po, povidone iodine. Then, band-aids, mga ointments, burn ointments, antibacterial. And then, dapat po meron din po tayong thermometer or digital. And then, yung gamot po, for personal use po. Kasi mahirap naman pong, halimbawa, outside, dala-dala mo, eh, hindi mo na maalam kung baka may allergy yung tao, binigyan mo ng gamot. Opo. So, kung yung alam nyo lang nasa sa inyo, okay naman, yun lang po yung stock. Ako bilang mommy, lagi ako may dala na ano. Kasi bigla yung anak ko nagpantal. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. So, binigyan namin siya ng antihistamine. Yun dapat lagi meron yun. Pag itong mga gamot natin na dinatago natin, baka kasi expired na din. Check nyo. Kasi minsan, 1 year na tinatago pa rin natin. So, syempre, itong lahat ng to, alam talaga natin na makakatulong sa atin. Pero, syempre, iba pa rin yung haplos nating mga momshies, di ba? Para sa ating mga anak. Na minsan, akala mo, iyak sila na iyak, pero ganunin mo lang sa likod, tumahimik na, di ba? Hi, mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the I button.